Eto na yung bagitong Pinoy na boksingero na may pag-asa talagang manalo kay Nauya Inoue bukod kay Casimero. Marami na talaga ang Pinoy na nabiktima ni Nauya Inoue gamit ang mga halimaw na body shot. Pero ibahin nyo ang bagitong Pinoy na ito dahil malamaso ang kanyang kamao na bagito nating pambato. Sa sobrang lakas, halos round 1 lang lahat ang itinagal ng mga naging kalaban nito. Nagpakilala na ang boksingero na maaari talagang tumalo kay Nauya Inoue. Pinaputok ng bagitong boksingerong ito ang mga atay ng kalaban. Puro powerful na body shot ang kanyang pinakawalan na naging dahilan ng pag-ayaw ng kanyang mga kalaban dahil ang atay nila ay lubos na napinsala sa kamao ng ating kababayan. Hindi rin basta-basta tinatamaan ang ating kababayan dahil naka times 10 ang observation haki na kanyang depensang galawan. Si Herlan Sexto Gomez ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 24 anyos lamang ang ating pambato. Batak sa hamon ng buhay at kakatrabaho. Bata pa lamang ay pinasok na niya ang larangan ng pagiging isang boksingero. Nagmula po sa bayan ng Bacolod City, Negros Occidental ang ating bida. Simple at payak lang ang pamumuhay nila kaya siya ay naging mabait at mabuting bata. Upang makatulong sa kanyang pamilya habang nag-aaral ang ating bida ay sumali ito sa Philippine National Games Sports ng Boxing. Mula 2015 hanggang 2018 ay walang nakatalo sa kanya at sa Pacquiao National Cup noong 2018 ay naging kampiyon siya. Hindi rin basta-basta ang mga tinalo ni Herlan dahil mga dating kampiyon ito sa international boxing. Veterano at bato-bato rin talaga ang mga katawan nito na mahirap ding talunin. Kaya naman kinabahan talaga ang hari ng mga boksingerong Hapon nang magpakilala ang ating pambato gamit ang mga malamasong kamao nang durugin niya ang mga atay na mga nakalaban nito. Sa pagpasok ng taong 2023 ay hindi pa natalo si Herlan Gomez. Knockout lahat ang nakalaban at hindi man lang umabot hanggang round 5 sa ating kababayan. Madalas hanggang round 1 lang ang mga kalaban sa sobrang lakas ng ating kababayan. Araw ng Webes, May 25 taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang pambato ng Thailand. Si Jack Pan Sangtung ay may pambihirang record na 12 panalo. 11 sa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang 8 panalo, 6 sa pamamagitan ng KO at 1 talo. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato. Pero round 2 lang pala ang itatagal ng Thai na boksingero. Round number 1, matangkad po ang kalaban ng ating kababayan. Pero hirap siyang patamaan ang ating pambato dahil naka-observation haki agad ang depensa ng ating boksingero. Thai fighter. Jab there from Japan. Good jab there from Herlan. Japan almost slipped that jab. Right hand. So that almost connected as well for Herlan too. Japan misses with his left hook counter. Stiff jab from the Thai fighter. Japan with the height advantage. It is noticeable. It's going to be over 10 rounds. The Thai fighter adding on to it too. Herlan firing back with his own left uppercut to the body. Jab there from Herlan. Jab back from Japan. Jab. Japan staying poised, waiting for the counter. Missing with his counter. Missing. Right hand there from Herlan. Left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Herlan going to the body too. Oh, good left hook there from Herlan. He's going to town on Japan now with some more punishing haymakers with the uppercut on the right hand. Sa round number 2, dito natatapusin ang ating pambato ang Thai na kalaban nito. Puro powerful na suntok sa ulo at bodega ang papakawalan ng ating boksingero. Good body shot there from Japan. Herlan rallying back with his own 1-2 and
going to the body and to the head. Herland pouring under pressure early on in round two. And to the body there from Japan. And again, he goes back to the same shots. Japan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from Herland. Right hand connects, misses with the second right hand. Japan trying to fire back. Herland landing with the left hook. Japan closing distance to zone 1-2. The champion. Challenger trying to fire back to zone 1-2, but being snubbed on the inside by the bodywork from Herland. And Herland now delivering hard right hands down the middle, ending that combination with a left hook. Right uppercut from Herland. And he's down, Japan! Malamasong bigat ng kamao ang pinakawala ni Kabayan na nagpadurog talaga ng atay ng tay na kalaban. Japan is down! It was the left uppercut to the body before... Sa sobrang lubha ng pinsala ay hindi na niya nagawang makatayo pa. Sobrang lakas talaga ng ating bida. Dinurog niya ang atay ng kalaban niya. That was a really good fought matchup between these two. Tatlong buwan na makalipas, araw ng Sabado, August 26, taong 2023, sa Lemerieden Arena, United Arab Emirates, muling dumayo si Herland Gomez para ipalapa daw sa hari ng India. Si Bikas Dahiya ay may bato-batong pangangatawan at isa ring dikalibring boksingero at papagapangin daw niya ang ating pambato. Pero round 1 lang pala ang itatagal niya sa ating boksingero. Kitang-kita na agad dito ang pagkakaiba ng dalawang boksingero. Pang-heavyweight ang kamao ng ating kababayan na dumaan sa malinis at maayos na proseso. Kaya nagmukhang pang-mekos-mekos na pagkain ang galawan ng Indiano. Isang napakalakas na suntok sa bodega ang pinakawala ni Herland, ang brutal na nagpaayaw sa Indianong kalaban. Hindi na nito kinaya at sumuko na talaga siya dahil nadurog na pala talaga ang kanang atay niya. Kaya naman dahil dito ay si Herland Gomez ay kinatakutan ng buong Japan, lalo na si Naoya Inoue na pwede niya talagang tapatan.